Okay, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan, Batang Maynila, Tong Eats. Nasa labas po tayo ngayon. Ito na ano lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Kala ko po kasi tapos na itong problema ng ano ng Itmulaga. Pero ito naman na walang kinalaman to dun sa ano sa sinasabi nilang rebranding o rebanding na tinatawag. Ito naman mga kaibigan na may kinalaman dun sa ano sa statements na ginawa ni Mr. Bullet Halosos o ni Mayor Bullet Halosos. Kasi po isang membro ng Itmulaga team ang medyo hindi nagustuhan yung mga statements ni Bullet Halosos. Si Bullet Halosos mga kaibigan, ito po yung anak ni ano ni Romeo Halosos. Si Romeo Halosos yung may-ari po ng Tape Incorporated na producer po ng Itmulaga. At si Romeo Halosos din itong gustong bumawag dito sa Itmulaga at gumawa ng kanyang sariling show na hindi naman nagtagumpay. Kasi syempre, alam nyo na, mahirap bumagin ng Itmulaga. Ha? Ano na po yan, institusyon na hindi basta-basta mabubuwag. So, ang nangyari mga kaibigan, hindi natuloy yung tinatawag nilang rebranding. At okay na eh, nag-video na ako nung nakaraan, okay na eh na walang magbabago sa Itmulaga. Wala pong aalisin. Kompleto pa rin ang Itmulaga, yung Tito Vic and Joey, hindi po aalis sa Itmulaga. Hindi lilipat ang Itmulaga sa ibang channel. At yung mga Dabar Cards, kompleto pa rin. Mawawala lang si Maa Salvador dahil hindi naman dahil tinanggal. O, kaya aalis si Maa Salvador kasi ikakasal. At kinakailangan niyang asikasuhin yung kanyang pagiging misis. So mga kaibigan, ito lang ang naging problema. Meron kasing mga sinabi raw itong si Bullet Halosos na kinriticize ng miyembro ng Itmulaga. Meron daw kasing mga sinabi ito si Bullet Halosos na allegedly hindi totoo. So nagsabi nitong member ng Itmulaga, hindi namin siya nakita sa loob ng 43 years. So paano niya masasabi o paano niya malalaman yung mga pinagsasabi niya? O ito yung sabi nung ano nung nagrereklamo ng miyembro ng Itmulaga dito kay Mayor ng Dapitan City na si ano na si Bullet Halosos. At isa sa sinasabing hindi totoo ay itong sinasabi ni Bullet Halosos na ito raw si Romeo Halosos ay involved dito sa longest running noontime show at lahat ng segments at portions ng Itmulaga ay dumadaan sa kanyang father na si Romeo Halosos. So yun yung sinasabi ni ano ni Bullet Halosos. Ito raw ay hindi totoo. O yan. Hindi raw po totoo yan. Kasi ang totoo niyan wala daw alam itong si Romeo Halosos pagdating sa mga portions ng Itmulaga na ine-ere sa telebisyon. So walang kaalam-alam to si Romeo Halosos. 43 years wala naman silang alam dito sa ano sa nangyari sa Itmulaga. Tapos ngayon sasabihin daw na lahat ng portions alam ng ama ni Bullet Halosos. Kasi di ba si Romeo Halosos mga kaibigan yan yung nakulong sa Bilibid. So matagal po siyang nakulong. So paano niya masasabi na ano na dumadaan sa ama mga segments ng Itmulaga. At sinabi rin ni Bullet Halosos na okay daw ang mga finances ng Itmulaga. At wala raw silang ano utang kay Vic Soto. Ayan. Ito mga kaibigan ang pinag-usapan na rito pera. Pagdating talaga sa pera, nako, marami nagkakagulo. So, ang sabi dito mga kaibigan, kasi sabi nga ni Bullet Halosos, okay ang finances, lahat ng mga talents ng Itmulaga na babayaran. Pero ito mga kaibigan, lumalabas na ito raw, Tape Incorporated ay may utang pa na 30.5 million dito kay Vic Soto at kay Joby De Leon. Sinasabi ni Bullet Halosos, wala siyang utang o walang utang ang tape, pero mayroon nga daw 30.5 million ang utang ng tape dito kay Vic Soto at kay Joby De Leon. At itong actual na amount daw, pwedeng mas mataas pa. Kung 30.5 million ang sinasabi, baka mas mataas pa yung utang ng ano ng Tape Incorporated dahil nga daw itong finance department hindi pinapakita yung kanilang records. At meron na rin daw isang taon itong production company na Tape ay hindi nababayaran itong dalawang membro ng TBJ.
O yung dalawang membro ng TBJ na sinasabi, ito nga si Vic Soto at itong si Joey De Leon. At doon sa interview naman with Boy Abunda, sinabi ni Bullet Kalusos na itong kanyang ama na si Romeo Lusos ay merong very good relationship with iconic trio Pitbulaga. At gaya nga na sinabi ko, yan, kiniklaim nila na yung tatay niya, na si Romeo Lusos, ay kahit palugi na o sinasabing hindi masyadong nagkiklik yung Itbulaga dati, gumagawa ng paraan yung tatay niya para ano, ma-insure na bayad lahat ang talents ng Itbulaga. Pero lumalabas nga, hindi totoo. Hindi totoo na ganun kasi nga may utang na 30.5 million itong sabihin na natin pamilya Lusos kasi sila may-ari ng tape eh. Halos malakalakihan o majority ng shares ng Itbulaga ay pag-aari ni Romeo Lusos. So, ang sabi tuloy ng ating mga kababayan, na-eskalera itong si Vic Soto at si Joey De Leon ng pamilya Lusos. O, dahil nga po dun sa sinasabi di umanong utang na 30.5 million. So, hindi ko alam kung issue pa rin to. Siguro naungkat lang to kasi iba yung sinasabi ni Bullet Alusos. Pero pagdating naman sa Itbulaga, tuloy-tuloy pa rin naman yung programa. Walang mababago, walang maalis yung mga segments, ganun pa rin. Kung meron daw, tataas lang yung mga prices at medyo may madadagdag na mga segments sa Itbulaga na ikatutuwa naman ng mga tao. So, itong si Bullet Alusos, yun nga. Medyo hindi yata maganda yung mga sinasabi kasi may mga sinasabi siya na hindi totoo. Kaya napilitang mag-react tuloy itong mga, yung ilang miyembro ng Itbulaga. Kasi wag nila sasabihin na, no, na okay, wag nila sasabihin na walang utang. Pero ang totoo pala, laki. 30.5 million, baka nga mas malaki pa. Wala, ayaw nila maglabas ng records eh. Itong mga finance department ng Tape Incorporated. So, yun lang po muna mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin naman ang Itbulaga. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapasaya sa mga fans ng Itbulaga. Problema lang talaga itong mga namumuno dyan. Kasi kung sakali man na gusto nilang tanggalin itong TBJ, Tito Vic and Joey, wala rin naman eh. Wala na rin naman mag-support sa kanila. Walang manonood sa kanila kasi ang Itbulaga ay original po ng Tito Vic and Joey. So, kapag walang Tito Vic and Joey, walang Itbulaga. Ganun lang naman po kasimple yun. Kahit sino pa ipalit mo artista dyan, kahit si Willie Revillame napapabalita, wala. Hindi niya kayang buhatin ng Itbulaga. Kasi nga, pag sinabing Itbulaga, Tito Vic and Joey yan. Wala na iba. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.